Hello po, good morning. So, kamusta po kayo mga OFW at yung mga hindi rin po OFW? Meron po akong news sa inyo, yung isa nating mga kababayan na OFW, na isa nating follower na sa Tag-Oman, ngayon nandito po siya. Gusto niyang makakitipotion uli ako. So, taga-Bicol po siya. Ngayon, ang gagawin po natin, patitikin po sa kanila, natutulog pa po sila. Gagawa po ako ng laid na specialty ng Bicol. So, ang sahong po naman natin ngayon, tinapa. Dati po, di ba, may tinawa ako, hipon at saka baboy, mga prawns, ganyan. Ngayon, tinapa naman po. Tapos, titingnan natin kung magugustuhan niya, masasabi niya na parang Bicol style na po. So, ito po, pakita ko yung mga ingredients. So, ito po yung taro leaves ba? So, ito po, kasi yung binilang ko, malinis na daw ko ng hugasan. Dati, hinuhugasan natin kasi nga nakita ko naman yung paggawa niya talaga. Ano pa ito yung hinihimay niya, ano na daw ito, nahugas na. Tapos, ako na nag-dry. Ayan. Dalawang supot po iyan. Tapos, ayan, maraming bawang, 10 pusong bawang. Tapos, luya, sibuyas. Maglagay po tayo ng bagoong at saka tinapa. Ayan po yung tinapa. Ano yan eh, yung ginawa po natin na tinapa. Marami po yan, hindi ko lang lalagay lahat dahil magpapalabo kami. Tapos ito pong kakanggata, tatlo po ito. Ayan, tatlo, hindi ko nagkasya. Ito yung pinaka ano, pangalawang gata. Ayan, oil. Ngayon na yun po, nagpapainit na ako ng oil para igigisa natin sabay-sabay. So, ito po yung bawang. Igigisa na natin sabay-sabay. Tapos sibuya, ayan. Para matrito na ng konti. Ayan, ako ang bagong. Hintayin lang po natin mag-brown-brown ng konti yung bawang at saka luya para maluto siya sa oil bago natin nag-isibuyas. So, ito po ngayon, lalagay ko na yung sandamakmak na sibuyas. Ayan. Masasarapin natin siya sa mga ingredients at sa tinapa lang. May bagong alamang pala ko, napakita ko naman siya naman. Yun ang gagawin natin pang isa sa pang-alam. Ano lang to? 2 kutsara lang. Kasi magaan tayo ng asin. So, ito po, luto na si sibuyas. So, ilalagay ko naman po yung bagoon na alamang natin. Ito. Ayan. Yan po magdadala ng lasa. Halak po ang dagdagan pa ng bagoong, alam mo, sabi ko, isip ko baka ano. Pero ito po kasing ano, naisip ko maraming pinapamagbigay na ng lasa. So, ito po, ayan, ginigisa natin na, ano, maisangkot siya mabuti yung alamang. Ayan, bango-bango. Ayan na siya. Maglalagyan na po ako ng tinapa. Hindi po lahat ko ang nagawa kasi kung palabo. Pinigay ko lang po kami na. Tatansyahin natin kung dami yung dami niya. Na mapapalilang lang natin ang lasa niya. Ayan siya. Kakalahatiin natin. Ayan. Para ganyan pa nahog tayo sa palabo. Ako po gumawa ng tinapa niya yung tinuro ko sa inyo. Ayan. Malang ito lang yung mali ko nito na. Kasi medyo tinanong ko siya. Gusto ko yung pinitinapa ko siya yung medyo nagadry. Kasi pag hindi po luto siya pagka-smoke, madaling masira ang tinapa. Saka hindi masarap. Inaamog ka agad. Pero itong gawa natin, talagang homemade, satisfied ka. Hindi mga pinitinapa pinatanggal. So, alam po na ano natin, ang technique po dito, according to them, wala pong tigil ang halo para hindi magkulta ang gata. Ito po yung pangalawang gata, pero meron pa siyang laman. Ayan. Lalagay ko na siya lahat. Kasi ito, tatlo ito, dito lang po nagkasya iba, ilalagay ko natin iba. Para mahalo-halo natin. Ito yung panghuli po natin gata, ilalagay. So, ayan po siya. So, babantayan ko po siya. Kailangan haluin ko bago ano, para hindi magkunta-kunta. So, ito po. Tatansyahin ko po ito kasi baka sumobre yung dami ng taro, leaves. Hindi ko po siya ilalagay lahat. Pero kung ano,
kaya nung gata, lalagay ko pa, lagay ko lahat. O kaya magpapahabol pa ng isang, ano, para hindi sayang na maging pagluluto, effort natin pagluluto, mabigyan yung mga dapat bigyan. Ayan. Pagdala ko ng dalgal, dahil nakaluin, baka kumulog. So, ito na po, ayan, binitawang ko na, kinuha ko yung camera para mapakita ko sa inyo. Ang malapitan, ayan, kumukulo na siya. So, hindi po siya nagkulta-kulta. Hayaan po natin siyang kumulo. Ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano natin ilalaglag yung mga dahon ng gabi. Isa-isa, hindi po natin babaksak ng bigla para hindi po sila malunod. Ayan. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, ayan. Ayun. Yan yung po sinasabi ko na may nag-ano sa akin kaibigan ko nung araw, taga-Bicol siya, sabi niya kung ayaw mo nang kulta-kulta, pakuluin mo muna siya, walang tigil ang halo, yung gata, yung pangalawang gata, at may kakang gata rin. Yun, para hindi siya magkulta-kulta. Pero kung gusto mo nang kulta-kulta, edi hayaan mo siya, huwag mong haluin, buo-buo. So, ayan niya po. At dahil kumukulo na siya, pwede ko na siya pabayaan. Ayan. Ayan. So, no fight. So, ito po siya dahil hugas na to bago ibilag. Sabi ko, inorder ko talaga na sabi ko, hugasan muna bago ibilag para makapagluto ako ng dry talaga siya. Ayan. Ganyan lang po, unti-unti lang. Ayan. Dalawang supot ito sa palagay ko nga. Kukulangin si gata, magpapakabol po ako. Ayan. Medyo gagawin ng ganyan lang po natin, uga-ugain. Or hindi ko siya iluluto lahat para hindi na ako magpapakabol. Dahil marami naman po ito. Ayan. Laan ko yung profile ko yung apoy para hindi matuyo. Ayan. Lulubog-lubog lang po natin yung ganyan. Hindi natin ang haluin para hindi siya umapi. Ayan. Amoy na po yung talagang amoy ng dam ng gabi o taro ribs. Ayan. Kasi patagal po maluto ang lain ng gabi. Ayan. Sinipsip na niya. So, pinilaan ko apoy para magdadagdag tayo na ano, no? Kakanggata na siya talaga. Sakto lang. Ayan po. Hindi ko siya tatakpan, ganyan lang siya, para hindi magkulta-kulta pa rin yung ano, kanyang ano. Ayan. At dahil alam kong kulang siya sa ano, kaya po ako mainit na tubig dito, lalagyan na po natin, para malaga muna siya mabuti. Na. Malapot na po yung gata, malapot yung gata niya. Ito po, umuusok-usok yung aking ilalagdag na tubig para malaga siya. Mainit-init. Ayan. Gagalaw-galawin lang po. Lulubog-lubog. Basta ang dadagdag yung tubig, kulo. Huwag po yung malamig. Para kasi magiging bantilawan sila. Ayan. Ayan. Ayan mo muna siya mag-swimming. Dahan-dahan apoy. Kasi hindi pwede itong bigla ay matutuyo. Tubig lang tubig. Mawawala ang lasa. Kahit sa karni po, ganun pag nagpapalambot. Kailangan, low fire. Tapos, huwag maiinip. Ayan. Ayan, bawal mainip. Pag nainip ka, hindi masarap kuluto mo. Kasi inapura mo. Ayan. Yung pong sili, mamaya na natin ilalagay. Magkagupit ako ng ano, konti-konti, tapos maglagay tayo ng buulang topping para kung yung, di ba, hindi kontento sa anghang niya, may option tayo na magdagdag ng anghang. At yun namang ayaw na maanghang masyado, sakto lang. Oh, ayan na po siya, ayan yung close-up. So, kita niyo yung gata niya, ano pa siya, solid pa. Kailangan po yan maluto. Pag naluto na po yan, ayan, titikman natin yung balance ng alat niya. Mag-a-add din po tayo ng suka para hindi madaling mapanis. Mga dalawang kutsara lang po. Mamaya ko na rin po sila lalagyan ng asin kasi yung tinapa, may baong alat dyan at saka yung bakuong. So, ito po, tinikman ko na. Medyo matabang siya. Lagyan ko na po siya ng asin muna. Tapos, lalagyan na rin natin yung gilipit-gilipit yung sili
para mamaya malabog-labog na siya, maluto-luto na. Mamaya, ayan natin, ilalagay na natin yung kakanggata. Titiglahin ko na po yung alat niya. Yung lasa ng alat niya. Tapos, lalagyan ko rin siya ng suka dito ko na ginagyan. Dito po siya haluin. Press-press lang ganyan. Ayan yung asin. Kasi hindi pa ako naglagay na asin. Yung bagoong lang na alamang, konti. Tapos yung alat ng tinapa, yun lang inano ko. Pero ngayon po, naglagay ako isang kutsada lang. Muna. Baka mamaya eh, manos siya. Yan, nilagay ko na rin po itong sili para tumalab na siya. Yan. Ito yung ating lain na ang sarubi, tinapa. Dati, mga prawns, baboy, malalaki. Ngayon, subukan naman po natin tinapa. Bagong version, ibang version ito. Ano na po yung alat niya, sakto na. So, ito po malambot na siya, chichekin ko lang siya. Dagdag po ulit ako ng ano, ng asin, kaya hindi na napakita sa inyo. Kaya malambot na siya. Kasi madami, tumabang. Kaya yung sili na ilagay ko na. Ilalagay na po natin yung suka, mga dalawang kutsara po yan. Tama-tama po. Hindi siya madaling mapanis kasi gata ito. Sa panahon niya, napakainit. Bawat niluluto ko ngayon, nag-a-add po ako ng suka. Tupang ko muna siya. Kaya nagdagdag ako ng alat. Sakto na. Suka na lang po ito yung dalawang kutsara. Wala pong halo ha, hindi nyo haluin. So, malapit na po ito. Pag medyo matuyo-tuyo na, ito na pong kakanggata ilalagay natin. Marami na siya. Ito, iniintay ko na lang po siyang mag-dry. Hindi naman mag-dry, matuyo konti, ilalagay natin yung kakanggata. Kasi pag nilagay ko ito na may sabaw-sabaw pa, lalawa na naman yan. Hintayin natin siya. Ngayon, lalagyan ko na po siya ng paminta para lumasa na siya. Bago natin lagay yung pinakahuling bata niya. Ayan. Oo. Kaanin mo ha. So, ito po, halu-haluin na natin ng konti para kumapit na yung paminta. Ayan, at malapit ng kumain. Gising na aking mga isita, yung guest natin na taga-Bicol talaga original. Ito, kapitin natin sa kanila yung gawa ng prinsesa ng kusina. Ayan, konting dry na lang po, nalagyan natin kakanggata at tayo pinakain ng boudin pie dito. Ayan, bumaba kasi ano, ito na po siya. Ilalagay ko na yung kakanggata para kakain na kami. Nakatapat ko ba yan? Ayan. Tanggalin ko po yung sandok. Ayan, ang bango-bango na niya. Ayan siya. Ayan po, ayan po. Naglangwi na siya. Ayan, ayan po, arangas yung laman. So, intayin lang po natin siya na umulo. At pwede na tayong kumain. Ayan. Kita nyo, ayan. So, ilalagay ko na rin po itong mga nagmumura na siling ganyan para gumanda naman siya. Ayan. Ayan, naglalawa na siya o sa gata. Ayan. So, ready na po. Eating portion na po tayo. At makasalo natin yung original na taga-Bicol na kanilang ano ito eh. Mga specialty nila ito. Oh, yummy. Dami po. Oh. Parang makikinabang po yun. Ito, lapot-lapot yan. Sarap nito habang nagtatagal. So, ito po, ni-ready ko na. Kinatok na namin yun. Mag-eating portion na po tayo ng lain. Tapos, ito yung bangus na ginawa din natin. Breakfast at saka lunch po ito magkasama. Ayan. So, ito po, eating portion na kami. Yung iba, bababa na lang. Susunod na lang. Oy, Romy, halika na. Ito, ating. Ito na po kami, oh. Budel-budel bay po dito sa ating lain. Ito po yung taga-Bicol, kapatid ng aking kaibigan. Sige na.
Udang subo po para sa inyo. Ayun na kayo. Ito yung tinapan. Kinusta ni Romy. Kaya ito hindi masyado. Nakahabol ito. Hindi masyado ito. Ayan. Yun. So, ito na po. Unang subo para sa inyo. Itman natin yan. Ito may pen o pickles. Itman natin yung ating kain. Na niluto sa tinapan. So, shout out po sa inyo mga taga-oman ito. Ano? Yan yung tinapang. Ito tayo na chay na. Tinapang bakos. Ito, tinapang ganun yung sinabot ko. Ang sarap. Ang sarap ng balon. Yan yung makain ng balon. Pero dito, nakakain ng balon. Pero ito, pag nabay mo rin mo. Kasi masarap. Lalo na yung mga termo nito. Ayan. Labanos to. O, tingnan mo itong mangga. Maray na ito, di ba? Ang sarap
Ay, ganda niya. Medala si Bruce na pala. Ito na lang yung ano niya. Kaya, binabry ko pa yan, ano? Hindi na ako kumakain noon. Ano makakain ako dito? Malinis na sarap. Ito ang malinis pa ba? Hindi yung kumakain pa ko. Kasi, parang ano? Hindi niya tayo. Hindi ko tayo. Ako yung baka ako. Ngayon ba? Hindi. Sarap. Sarap-sarap lang. Ano, bagos na tinapa. Hindi ka ako kumakain dati. Hindi ako kumakain dati ng bagos, pero ngayon nakakain ako. Ang mga original video, kaya sila po ang tanongin natin kung ano, tinapa lang po ang sahod niya. Breakfast at saka lunch na po natin ito, kaya magkagabi na kami. Brunch for brunch. Diba? Malilit na, tama-tama. Kaya nga, hindi mo na nagluluto ako dito. Kuya, tapos ka na. Ay, hindi lang ako sa kapatid. Ano? Talagang nakapraso na kanilang ganyan, na napalagulog, na mag-highest na ako naman buhay. Wala niya. Ano yung palagulog na? Sabi, ayun nga kaya, siya, diniliban niyo yung mga kutsa. Pabay, mag-tinsera ko siya mamaya. Yan yung pickles na gusto ni Ari, naroon ko sa akin. Ano yan? Ako lang ang gawin ko. Ano? Ano? Gumawata? Narami ka akong nag-aano sa akin sa YouTube doon. Ina-pull ko. Matuwa. Ina-pull ko. Ina-pull ko. Ina-pull ko. Ina-pull ko. Magandang gano'n ko. Ano ba? Ano po, marami na iingit yan. Nakalimutan na namin kayo. Silent. Pagdok mo na nga, yung pinakagitain ko.